Nasa telepono na natin si Dr. Clarita Carlos ng UP. Prof, magandang umaga po. Hi, good morning. This is Aljo Bendio, Dr. Carlos with Gani Oro. Hi, good morning sa inyo. Opo, Prof, paano po nagsimula itong away na ito ng Hamas at ng bansang Israel? Well, masyadong complicated dyan, so kulang yung oras natin para dyan sa ma-explain. Ano? Pero siguro, umpisahan natin nung sinakop ng Great Palestine at kanya itong dinivide sa dalawa. Dyan sa partition plan ng 1947, kung saan tayo ay napilitang bumoto sa partition na ayaw natin. So magmula noon, at marami pang mga away dyan sa dalawa, ay yung Israel ay lumaki ng lumaki, at ngayon ang dapat mapunta sa mga Palestino ay na-occupy na rin ng Israel. Yan ang punot dulo niyan. Mm-hmm. Prof. Gani Oro po, ano ho? Sa palagay niyo ba magtatagal at lalala pa itong away nila? Kasi ang naalala natin yung welfare o kapakanan ng mga Pilipino natin nagtatrabaho sa Israel. Well, depende siguro kung sino yung mamamagitan yan. Kanya lang, napakasama na ang Amerika ay pumanig agad sa Israel na hindi pa niya alam ang buong istorya. So, talaga nakakalungkot. Sino ho ba, Prof, ang magkalaban dito? Israel against Hamas? Di ba yung Hamas ay mga rebelding grupo naman at hindi bansa sa bansa na Israel o Palestina na naglalaban dito? Yun po intindi namin. Well, ang naglalaban ay Palestino at Israelis. Dalawa naman yan eh. Kasi pag tinignan mo yung partition plan, yung dapat yung nakaharap sa Mediterranean ay para yun ay sa mga Palestinians, no? Na ngayon ay occupied na ng mga Israelis. Yung Gaza, binigyan niya ng autonomy, so mga Palestino din yan. Okay? So, isipin ninyo na noong itinatakoy at pinapatay lahat ng mga Jews sa Europe, ay ang Palestine ang nabigay sa kanila ng kanlungan. Ngayon, ganito ang nangyayari. So, siguro dapat yung istorya ninyo kasi mukhang nakatagilid in favor of Israel. Okay. Pero ang labanan ay hindi doon sa sakop na Israel, kundi doon sa Gaza, which is sakop ho ng Palestine. Tama ba yon? Hindi, ang Gaza kasi is autonomous. Ang labanan ngayon is nangyayari sa Gaza at sa lugar ng Israel. Kasi nga, ang nag-umpisa niyan, ang mga Israelis. Dahil di ba end ng Ramadan at yung isang holy place diyan sa Jerusalem ay nilusog nila na dapat hindi nila pinuntahan. Kasi tatlo yung religion diyan eh, di ba? Jews, Christian, at saka Muslim. Kanya nga yung Jerusalem, mali si Trump, nagawin niyang capital ng Israel. Na dapat hindi capital yan kasi sa partition plan, international city yan. Nobody owns Jerusalem. Yung mga superpowers like America, parang nananawagan sila na ceasefire muna, pati yung UN eh. Parang wala bang kakampihan dito yung mga malalaking bansa like USA? Well, nagsalita na nga si Biden at saka yung defense secretary nila na wala ring alam. So, pumanig agad sa Israel dahil ang laki-laki ng lobby ng Israel sa Amerika dahil ang laki ng Jewish lobby doon. So, Bro, kaya na sinabi nyo, medyo mahaba-habang kwentuhan to. Kulang yung oras natin. Siguro, some other time, ma-discuss ng mabuti para maintindihan ang ating mga mamamayang Pilipino. Pero sana ang inyong programa ay hindi magindaan sa maling narrative. Okay, Prof, maraming salamat po sa oras po ninyo. Thank you, ma'am. Good morning. Morning. Dr. Clarita Carlos ng UP.